Napakatinding pagsubok ang pangyayaring yon para kay Hilario. Namatay si Minching, ang kapatid niyang may diferensya sa pag-iisip. Umabot naman daw ito sa ospital pero hindi na rin nailigtas ang kanyang buhay. Si Minching daw ang nakagawa ng dahilan upang masunog ang lumang bahay habang ang mama ni Hilario noon ay naglalaban ng mga kumot sa sapa sa paanan ng burol kaya't hindi nito nabantayan si Minching na noon ay naglaro pal ng lamparang digaas. Ibinurol si Minching sa dating bahay nila sa barangay dahil ang bahay sa burol ay halos matupok sa apoy. Halos lahat ay naging abo. Iniiwasan kong makita ang mukha ni Hilario noon dahil parang hindi ko kayang makitang kung gaano siya nasasaktan sa mga nangyari. Lubha ang pagkahabag ko sa kanya. Kung may maganda mang naidulot ang pagkasunog ng lumang bahay, yun ay ang naging simula ng pagkakalapit naming muli ni Papa. Ayon sa kanya ay masyado siyang nasaktan nung makita niya akong tumutulong sa mga kalalakihan upang maapula ang apoy sa nasusunog na bahay kahit ako lang daw ang nag-iisang babae doon. Napatunayan daw ni Papa kung gaano kahalaga sa akin ang pamanang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Ngunit hindi naman niya yon naingatan. Ilang araw matapos ang libing ni Minching ay hindi ko na nakikita si Hilario. Ibang tao na ang namamasada ng tricycle niya. Ang balita kay lumuwas ito ng Maynila at muling inaasikaso ang pagbabalik niya ng Bahrain. Nalulungkot ako sa isiping muli siyang aalis dahil ni hindi ko pa siya nakakausap, ni hindi ko pa na ipapadama sa kanya ang aking simpatsya, pakikidalamhati sa mga naganap sa kanya at sa pamilya niya. Dumaan pa ang mga araw hanggang sa ikinagulat ko ang pagbulaga ni Hilario sa pinto ng bahay ni Aling Lusing kung saan ako nakatira. Pero pakiramdam ko ibang Hilario ang dumating. Seryoso ang mukha, walang kangiti-ngiti. Hindi ako sanay sa ganong itsura ni Hilario. Sanay ako na pagbungad pa lang niya ay may matamis ng ngiti sa kanyang labi. Nung araw na yun, hindi ko nga alam kung paano siya iimikan. Ang mga mata namin ang parang nag-usap hanggang sa magsalita siya at ang sabi niya, magpapaalam lang ulit ako. Mahinang sabi niya. Ewan ko kung bakit hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha ko. Sorry, Naida. Narinig kong sabi niya. Sorry saan? Tanong ko. Noon nakita ko rin ang pagkislap ng luha sa kanyang mata. Pero mabilis niya itong pinahid. Sorry kasi hindi ko na ilagtas ang bahay ng lolo mo. Hindi hil. Walang dapat sisihin doon. Ako nga, hindi ko pa napapaabot sa iyo ang personal na pakikiramay ko sa mga nangyari sa iyo. Hindi na kailangan, Naida. Alam ko namang nasaktan ka rin sa mga nangyari. Naaawa ako sa iyo, Hil. Talaga? Naaawa ka sa akin? Tanong niya kasabay ng munting ngiti sa labi niya na bahagyang nagpagaan sa kalooban ko. Oo naman. Tama ang sinabi mong parang ako din ang nasaktan sa mga nangyari sa'yo. At saka kay Minching. Tinitigan lang niya ako noon pero ramdam kong hindi sapat ang mga salita ko upang lubusang mapagaan ko ang loob niya. Hanggang sa magpaalam siya dahil isang oras na lang daw ay aalis na sila. Magna-night trip sila papuntang Maynila dahil sa susunod na araw ang flight nila ng uncle niya papuntang Bahrain.
malungkot na mga mata ni Hilario ang tumitig sa akin sa mga huling sandaling kapwa kami nakatayo sa pintuan ng terrace. Sige, Naida, alis na ako. Paalam niya, pero nung pagkakataong yun ay parang hindi ko na kayang panoorin ulit siya sa kanyang pag-alis. Paghagbang niya ay tinawag ko ang pangalan niya. Siya na may tumigil at lumingon, at doon, hindi ko na nagawang tigilan ng sarili ko upang yakapin siya. Nung unay, atubili siyang gantihan ng yakap ko, subalit iyon ay naging mahigpit at matagal, at lalong bumalong ang mga luha ko habang magkayakap kami ni Hilario. Pagkatapos noon, ay namamangha ang titig niya sa mga mata ko. At ang tanong niya sa akin, pipigilan mo ba ako? Bakit? Pwede ba? Tanong ko. Ngumiti siya at muli akong niyakap, tsaka niya sinabing, hindi pwede, Naida. Pero muli siyang kumalas sa pagkakayakap niya sa akin, ngunit kinuha niya ang dalawang kamay ko tsaka direktang titig sa mga mata ko. Hindi mo ako pwedeng pigilan ngayon, Naida. Pero makikiusap ako. Pwede mo ba akong hintayin? Sabi niyang kasabay ng ngiting yun ay ang pagpatak ng luha niya. Tumango-tango ako. Oo, Hil. Hihintayin kita. Muli niya akong niyakap at noon ay ramdam ko ang pagyugyog ng dibdib niya dahil sa pag-iyak. Masayang-masaya ako, Naida, sabi niya habang umiiyak. Pagkatapos noon ay muli niya akong hinarap at ang sabi niya, magpapatayo na lang tayo ng bagay, ng bagong bahay natin sa Burol. Kahit wala na ang dating bahay, nasa atin pa rin naman ang lupa. Alam kong magiging maligaya pa rin si Lolo Miguel, sabi niya. Ako naman noon ay muling yumakap sa kanya para bang bigla-bigla kapuso ay na-addict ako sa yakap ni Hilario, na para bang kung maaari lang ay hindi ko na siya papayagang umalis pa. Our love is unconditional. We knew it from the start. I see it in your eyes. You can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now. And share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. Magbabalik ang Extra Special Love Stories makalipas ng ilang sandali.